and welcome to Money Talks TV. Ang tatalakayin po natin sa video na ito ay ang maging milyonaryo sa Mahogany Trees Investment. Pero bago ko po kayo gawing milyonaryo ay inaanyaya ko po muna kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel na Money Talks TV. Upang sa gayon po ay mapanood niyo po ang aking mga videos at ang mga gagawin ko pa pong video. Sa hindi pa po nakakakilala sa akin, Manny Alambra po, ang inyong ka-Manny at ka-Negosyo. Isa po akong entrepreneur, OFW, author at blogger. Ako po ay nagbibigay ng negosyo tips, review at iba pa. At sa nakaraan ko nga pong quarantine tips video, ay lubos po akong nagpapasalamat sa mga nanood at nag-share ng video na ito. At ngayon nga po ay balik po ulit tayo sa pagbibigay ng negosyo tip. At ang ibabagi ko nga po sa inyo ay ang maging milyonaryo sa Mahogany Trees Investment. Minumungkahi ko po sa inyo na tapusin niyo pong panoorin ang video na ito dahil sa bandang huli po ng video ay doon ko po sasabihin sa inyo kung paano po kayo magiging milyonaryo, kung paano po kayo mag-uumpisa at kung ano po ang mga kailangan nyo. So for now po, ipapasyal ko muna po kayo sa Mahogany Farm ko. So halina po at samahan niyo akong masyal sa aking kagubatan. Pupunta kami sa kagubatan maghahanap ng halaman. Yan. Ito ang vlogger. Featuring the vlogger. Oo. Practice lang ako. Teka lang naman. May na-signal dyan. Pero baka kaya naman sir. Ay, ito oh, halaman to. Ito, iyan. Ito, laki na ng puno na to. Ayan, no? Ito yung isang punong malaking mahogany. Handa. Ayan. Isang puno ng mahogany. Pwede nang maging pera to. Yan, hili-hilera. Yan. May magla-live na kami! Ay! Nakabahan ako! Ay! Uy, teka naman! Hindi, i-ready mo lang. Para isang trip mo. Ano yan? Magkakapsyon ka ba? Magkakapsyon ka ba? Ano bakit pagkakapsyon? Ayan, ang mga maliliit pang puno. Yan. Pero nakaano siya? Lalaki na rin dito. Ba naman ano magpagulong-gulong dito. Ano mo muna ako? Oh. Sige, nasa gubat ka. Ilay mo na. Okay, we're on live po ngayon. Ito, gumagala sa kagubatan. Sana lang wag gumulong. Hindi mabilis ang pagbaba pag ito po pinabalik-balikan namin dito sa Bicol na napaka-presko. Siyempre kasama ko po yung aking ito talaga yung pinipicture dito. Yung vlogger. Ito na yung vlogger na yan. Please subscribe po sa Paano taposing. Ito ang kanyang mahogany farm. Shout out dun sa mga plantita-plantitos. Happy viewing po kay Mar.
Ayan. Ito yung aking ano, isa sa mga investment ko. Mahogany Farm. So more or less 15,000 na mahogany trees dito sa Bicol region. Actually, yung father ko ang caretaker ko rito. Ini-start namin ito around 2008. Ayan. Sa isang part lang to ng aking mahogany farm. Doon sa kabilang side meron pa ring mas malalaki doon kasi ito huling tanim to eh. Pero napakaganda. Super. Ayan. Napakalamig. Actually, sa mga magtatanong, napansin nyo, ayan, straight siya, straight line. Kahit saan mo sipatin, kahit saan mo tingnan, straight line siya ang pagkatanim. Ayan. Ayan. Ang technique nito, kung bakit siya mataas, I mean, diretso, dapat masinsin. 1.5 meters at least ang distansya. Kasi pagka maagwat siya or malapad yung distansya, masanga yung mahogany, hindi diretso. Ito napakaganda. Makikita nyo, tayong-tayo siya. I mean, diretsong-diretso. Walang mga sanga-sanga. At saka pag nagsasanga-sanga siya, pinapaputol ko dun sa tatay ko yung sanga para dumiretso. Yan yung father ko. Siya yung caretaker ko rito. Yan. So, walang ano. Ito po, pinabalik-balik ka naman. Yan. Ito yung sister ko. Naglalive. Halaman naman ng kagubatan ng hinahanap niya. Kaya kung mapapansin nyo, tutuwid o straight na straight yung mga mahogany ko rito. At saka ano, straight line talaga siya kasi pinusukatan ko sa father ko yung ano, yung pagkatanim. Actually, ang mga fertilizer ko dito is natural lang. Ayan. Ayan mga bunot. Yung mga bunot ng yog. Instead na nakakalat, pinilagay ko sa mga puno. Ayan. Ayan. So yan yung mga pataba ko nung araw. Ayan. Marami pang mga bunot dito. Pero yan yung mga pataba ng ano. Pataba ng mahogany ko. Oh, may tao. Sino yung tao na yun? Okay. May mga puno ng mahogany rito na natumba noong kalakasan ng bagyo. Ayan. Pero buhay pa naman siya. Ayan. Mga ilang puno. Ayan. Napakalamig dito sa ilalim. Napakasarap. Ayan. Napakaganda. Kung mapansin nyo, napakaganda rito. Napakalamig. Yan. Kahit saan sulok nyo si patin, straight line siya. At saka yung mga mahogany talagang tuwid na tuwid. O, pasyal kung pa kayo banda rito. Maraming mga puno na ano, natumba. Yan, katulad nito. Yan. Noong bagyo yan. Pero hindi pa naman siya namamatay. So, inayaan ko lang din. Lalaki yan. Yan. Yung pa isa. Yan. Tumba. Yan. Actually, yung gilid nito, ilog. Yan. Stay tuned lang kayo. Yan. Yan. Isa yung puno yan. Saktong-sakto. Kayang-kayang yakapin ng father ko. Yan. Yan. Yeah. Ilang puno yan na malalaki na, yung mga unang tanim. Yan.
Yan, yan. Malalaki na yan. Ito. Video mo na lang. Yan. Malaking puno yan. At the same time, malaking pera rin yan. Yan. Ilang mga puno ng malalaki yan. Ayun, isa is yung isang pinakamalaki. Ayun doon. Ilang puno na yan. Ilang puno na rin pala ito, ama, ano? Malalaki. Ito, isa pa. Ayan, malaking pera rin yan. Ayan, maraming puno na natumba. Anong bumagyo, katulad nito. Yakap-yakap na yung mahogany tree. Ayan, father ko. Ayan, ilog. Ayan. Ayan yung ilog. Ito pa yung isang mahogany. Malaki. Ayan. Ayan, ito pa. Ayan. Ayan, malaking puno na yan. Taas. Yun. Ayan. Ayan. Ayan, taas. Tataas siya. Ayan. Ayan. Ang maganda sa business na ito, kahit yung ugat ng mahogany, eh pwedeng pakinabangan yan. Ayan, yung mga ugat. Pag pinutol mo sa puno, ayan, pinutol mo sa puno, yung ugat niyan, eh pwede pang pakinabangan. Pwedeng gawing wood tiles. Ayan yung ugat niya. Ayan yan. Ayan yung ugat niya, di ba? Pwede pang gawing wood tiles yan. At saka mas matiba yan. Ito. Ayan, isang malaki pa rin puno. Ito isang puno na natumba. Yan, ito binibili din. Pero since tumba na siya, plano ko ng pagpapagawa ko ng kubo sa taas. Malalaki yung mga puno rito. Actually, kung napanood nyo yung kay Bia Alonso na farm, mas nauna ako sa kanyang nagtanim ng puno. Ayan, isang putol. Ayan. Kaya lang, siyempre, mas maganda yung farm niya kasi mas marami siyang budget. Ako, konti lang. Yan, sarap maligo rito sa ilog. Ang daming fern. Yan, pwedeng gawing resort. Actually, naghahanap ako ng sponsor. Yan. Ang ganda ng tubig dito. Yan, ganda. Oh. So, mga kapanood, naghahanap po ako ng sponsor para ipagawa itong mini resort. Pwedeng maglagay ng floating kubo. Yan. Itong daan. Nakapost na ako, di ba? Tapos dito, napakalamig. Sa probinsyano, baka gusto nyo mag-shooting dito. Man-made forest. Kontakin nyo lang, Manny Talks TV po. Oh, ito yung kaya, no? Ito gusto din ng ano. Yan, hanggang taas yan. Ay, naka-rolling pa. So, isang part pa lang to. Isang part pa lang to ng mahogany farm ko. Sa kabilang side, papakita ko pa rin sa inyo mamaya. Dati! Ayan ang maganda rito. Sa man-made forest ko. Yung mga halaman na binibili online, dito pre nyo lang makukuha. Ayan. Mga nakadikit lang siya sa ano, sa puno. Ayan. Ang dami oh. Sa taas. Ayan, yun yung mga dapo. Tingnan na dito lang sa mga... Sa taas, hanggang sa taas. Ayan. Kasi syempre, abot ko to. Ayan. Hindi na ma-focus ng camera ko, pero... Bawal na mamulot ang halaman dito. Hanggang taas, ayun. Taas ng puno. Ayan yung mga dapo. Ayan. For free, basta pick up. Okay.
kahit ilan. Ayan. Hirap kumuha kasi sa baba, mapapansin nyo, marami siyang mga, ayan, tumutundo sa binti ko. So, balik tayo dun sa halaman sa puno. Ayan, free lang yan dito. May kasama pang buko. Okay. Yan, nandito na kami sa bandang, sa kabilang side. So, hanggang dulo dun. Pansin nyo. Okay. Yan. Siya. Ito, simula dyan. Ayan, pa ganun. Okay. Ayan. Ayan. So, ito yung isang part ng Mahogany Farm. Ayan. Tataas siya. Ayan. Tuwid na tuwid. Ayan. Isang part siya. Kanina yung sa kabila. Kabilang party. Ito naman ngayon. Nakita nyo straight line siya. Ayan. Boom. Straight line. Ayan. Ayan. Kunin natin ang pataas. Ayan. Dilaw, diba? Ayan, si Tutoy pala. Hon. Alam ko yung video mo dyan. Oh, ito yung isang part. Mas naunang itinin po kaysa doon sa kabila. Pero yung nakita nyong malalaking puno doon, mas una yun. Ayan. Ang dami nito. Ayan. Ayan. Man-made forest. Picture taking sila eh, mga kapatid ko. Parang mga diwata. Medyo maraming ligaw na puno. Katulad yan. Pero hindi naman siya nakaka-apekto kasi malalaki na yung mga punong mahogany. Nung una, medyo magastos siya kasi kailangan mong linisin. Dapat na hindi matalo ng mga ligaw na damo yung mahogany. Pero ngayon, since malalaki na sila, hindi nag-aanong umaagaw ng taba ng lupa. At saka maganda nito, yung dahon ng mahogany, yun na rin yung pataba mo sa lupa. Yan. Nung araw, yung mga laglag na dahon ng nyug, siya yung ginagawa kong pataba. Naka-linyade sa mga puno. Parang nakatakip siya hanggang sa mabulok. Katulad yung pinakita ko kanina sa inyo.
Yan, yung mga puno. Pinaikutan ko ng bunot ng nyug. Since maraming bunot ng nyug dito, yan. Yan. Medyo marami lang mga ligaw na damo. Pero hindi naman sila ganong lalaki na kasi tinatalo na sila ng mga puno ng mahogany. Yan. So, actually, kailangan ko ng time para bilangin yung mga puno. Sa ibang bansa, actually, meron siyang serial number. May monitoring sila at naka-registered sa isang apps. Ito, kailangan ko pa lang time para bilangin isa-isa. And the same time, kailangan ko siyang ipa-register sa DENR. Since kahit ako yung may-ari nito, ako yung nagtanim, hindi ko rin siya basta-basta pwedeng putulin unless naputol siya ng, o natumba siya ng bagyo kamukha yung nakita niyo doon sa unang video. May mga ilang puno na siya doon na natumba. So, gagawin ko na siyang tabla or 2x2. Kasi papagawa ko ng kubo para pag babakasyon kami rito ng family ko or mga kapatid ko, meron kaming tutuloy. Actually, meron na akong kubo. Doon kami nag-stay pag umuwi rito. Yan. Ito nyo, straight line siya. Straight. Yan. Kahit saan kayo pumunta, kita nyo, straight line siya. Yan. Yan. Straight line siya. Yan, diyan kami galit. Diyan ako galit. Yan. So, ayun na yung bahay ng parents ko. Yan. Sila actually yung caretaker. Marami silang alagang native na manok. Meron silang duck dito. Actually, meron kaming maliit na pispan dito dati. Ayun, yung part na yun. Ayan. Ito yung may bakod na yan. May duck kami dyan. Ayan. Ayan. Wala lang sila siguro naghahanap ng makakain. Ayan. Ayan. Wala yung duck. Ayan yung pandan. Maraming pandan dito yan. Nabubuhay kasi siya sa ilalim ng mga puno talaga. Sobrang dami. Ayan. Sa palengke, mahal yan. Pero dito, kukunin mo lang. Wala yung duck. Ayan. Ito, yung bakod na yan. Yan, dahil sa duck yan. Yan. Pero yung mga pre-range chicken nila ng father ko, nandito lang sila sa ilalim ng mga puno. Yan. Dito sila na kumukuha ng mga pagkain nila. Oh. Yan. Actually, yan yung mga fertilizer dito. Yan. Yung mga puno na wala namang kwenta. Yan. Tsaka yung ibang mga sanga ng mahogany. Katulad dyan. Ayan. Ayan. Yung mga sanga talagang pinuputol yan. Tinatanggal. Para tumaas pa siya. Okay. Ayan. Yung bahay ng father ko. Yan. Marami rito silang kanin na nag-abi. Yan, laing. Masarap gatan yan. Nakakapagod.
Sa mga nanood po ng video nito, sana po ay nasiyahan po kayo sa pamamasyal sa aking kagubatan. Maraming salamat po. At katulad po ng ipinangako ko sa inyo, kukwento ko po sa inyo kung paano kayo magsisimula at kung ano ang mga kailangan nyo pang maging milyonaryo kayo sa Mahogany Trees Investment. Una po, dapat po meron po kayong lupain na ang laki ay 2 hectares or more. Mas malaki po, mas maganda. Siyempre po, lahat ng business, ang importante ay ang pwesto o ang lokasyon. Dapat po sa ganitong klaseng investment ay hindi po daanan ng bagyo. So hindi po ito advisable sa bandang Batanes. So alam naman po natin, ang lugar na yan ay talagang daanan ng bagyo. So kung mayroon naman po kayong lupain na pamana sa inyo ng mga magulang nyo, ng mga ninuno at ng kanino-ninunoan nyo, naku, huwag nyo pong ibenta dahil maaari nyo po itong pakinabangan at maaaring ito ang maging daan upang kayo ay maging milyonaryo. Marami po akong kakilala na nagbenta ng mga pamana o minana nila sa kanilang mga magulang at mga kanino-ninunoan. At sa bandang huli po ay pinagsisihan po nila kung bakit nila ibinenta ang kanilang mga lupain. Sa mga wala naman pong lupain, lalo na po sa mga kapwa ko OFW, naku po, panis lang po sa inyo ang bumili ng lupa. Napakarami pong lupa yung ibinebenta sa atin na napakamura lang. Kung interested po kayo sa mga lupa yung ibinebenta, well, PM po is the key. PM lang po kayo sa akin at may mga alam po akong lupa yung ibinebenta. Or comment siya po sa comment section below. Pangalawa po, binhi ng mahogani o buto. Hindi po yung binhi nating mga kalalakihan na rapitin po po ang bagsak natin kapag yung binhi na yun ang ating tinanong. Ayun po, back into the business po tayo. Hindi po kayo gagastos dito dahil napupulot lang po ito doon sa mga may mga puno na ng mahogani. Pero kung may puhunan naman po kayo at gusto nyong madalian lamang, meron pong mga nabibili na itong pananim na mismo at hindi na po kayo kailangang magpupunla pa. Pangatlo po yung gagawa o magtatanim at syempre po yung mag-aalaga. Sa una lang naman po ito medyo alagain kasi hindi po siya dapat natatalim lunin ng mga damo. Mapipigil po kasi ang paglaki ng kahoy kapag nababalot po ito ng mga damong ligaw. So kailangan po may maglilinis sa bawat puno hanggang po sa paglaki. At kapag malaki naman po na ito ay minimal na lang po ang pagtatrabaho o pag-aalaga. Puputulin nyo na lang po yung mga sanga upang mas tumaas pa po siya. Katulad nga po ng napanood ninyo nang kayo po ay namasyal sa aking mahogany farm na sabi ko nga po ay ang aking father ang aking caretaker dito at halos siya na rin po lahat ang nagtanim ng mga puno ng mahogany. At yung iba naman pong mga gawain ay ibinabayad o inuupa namin doon sa mga taong gusto ng extra income. Pangapat po, kailangan nyo pong maghintay. Hindi po kasi ganun kadali o kabilis ang maging milyonaryo sa ganitong klaseng investment. Kung kayo po ay 30 years old sa oras na ito, well, ito po yung right time para po umpisahan nyo yung investment na ito. Dahil sa pagdating nyo po ng 60s, automatic po milyonaryo na po kayo agad-agad. Imaginin nyo po, 30 years na po yung puno nyo. So, gaano po kalaki yung mga puno na umabot na ng 30 years old. Late ko na po kasi nalaman ang ganitong klaseng investment. Kaya late na rin po kami nakapagtanim. Sabi ko nga po, 2008 po kami nagtanim ng father ko at ngayon nga po ay 11 years na yung mga puno ko ng mahogany. Marami pong pwedeng gawin sa ganitong klaseng investment. Maari po kayong magtayo ng sarili nyong furniture shop. Maari naman pong gawin yung 2x2, 2x3, 2x4 or 3x4 or 4x4 at ibenta nyo po siya ng per ball pit. Pwede rin pong ibenta ng per puno o yung or lahat po ng mga puno, ibenta nyo po ng one time lamang. Ang mga sanga naman po nito kapag pinutol nyo na, ay maaari pong gawing uling o charcoal. At yung ibang parte naman po ng puno, katulad po ng ugat, ay maaari po itong gawing wood tiles. At alam nyo po ba na ang dahon at balat ng mahogany ay nabebenta rin. Pero ako po ay hindi po ako nagbenta ng dahon sapagkat ito na po yung aking pinaka-fertilizer sa mga puno ko. Once po kasing nabulok ito, ay yun na po yung magiging pataba niya sa lupa. So, paano po kayo magiging milyonaryo sa ganitong klaseng investment? Well, imagine niyo po kung meron po kayong 15,000 o 20,000 or more na mahogany trees. At maibebenta nyo ito ng 30,000 to 45,000 kada isang puno. So, gaano po kalaking pera? So, ayun po. Sana po ay nagustuhan nyo po ang ating talakayan sa video na ito. At huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pakishare nyo na rin po ang video na ito para po umabot doon sa mga gustong mag-invest. At doon po sa mga may lupain na nakatiwangwang lang na hindi po nagagamit. Kung meron po kayong lupain, eh huwag nyo pong ibenta ng napakamura po. Dahil darating po ang araw na pakikinabangan nyo po ito. Nasa pamamaraan lang po kung paano po natin ito gagamitin at kung paano po natin ito pagyayamanin. Lalahanin nyo po na ito po ay mga pamana sa atin ng mga magulang natin at mga ninuno po natin. Kaya atin pong pahalagahan. So huwag po nating ibebenta. Marami pong mga
pwedeng gawin upang tayo ay umasenso. So hanggang sa muli po, ito po ang inyong kamani at kanegosyo, Manny Alabra po. Kita-kits po tayo sa mga susunod ko pang video.